Signs na minahal ka niya pero di buo. Number 1. Madali lang siyang matukso. Mapakaibigan niya, katrabaho o bagong kakilala. Kung ganito ang partner mo, klarong-klaro na hindi pa siya kontento sa'yo. May hinahanap pa siya sa iba at kapag natagpuan niya yon, maiiwan ka na sa ere. Number 2. Lumalandi pa siya sa iba pero palagi niya sinasabi na wala lang yun dahil ikaw lang ang mahal niya. Huwag kang maniwala dito. Nagawa niya yun dahil hindi buo ang kanyang pagmamahal sa'yo. Number 3. Walang cheating na nangyari pero nakipag-break siya sa'yo. Siguro hindi niya lang masabi na kulang ka pa para sa kanya o may hinahanap pa siya na hindi niya makikita sa'yo. Sa simula siguro minahal ka niya pero hindi buo. Number 4. Kung kayo ay nasa long distance relationship at natukso siya sa iba, hindi kanya minahal ng buo. Kahit gaano pa kayo kalayo ng partner mo, hinding-hindi ka matutukso kung minahal mo siya ng buong puso. Number 5. Hindi ka nga niya iniwan, pero palagi ka namang sinasaktan. Kung sinaktan ka ng partner mo physically, emotionally at marami pang masasakit na salita ang binabato sa'yo, ewan ko lang kung minahal ka ba talaga niya o minahal ka lang niya dahil may kailangan siya sa'yo. Hindi nananakit ng ganito ang taong totoong nagmamahal sa karelasyon niya, kaya dapat pag-isipan mo ito ng mabuti. Number 6. Maraming taon na kayong magkarelasyon pero bigla na lang siyang nanlamig sa'yo. Yung akala mong nakapag-adjust na kayo, okay na ang inyong relasyon kasi nga matagal na kayo, pero bigla siyang may nakilalang bago at pinagpalit ka rito. Mapapaisip ka talaga kung saan ka nagkamali, saan ka nagkulang. Ang totoo, siya ang nagkulang. Kulang pa ang kanyang pagmamahal para sa'yo. Number 7. Ikinasal na kayo, mag-asawa na kayo, at tsaka pa lang siya nagloko. Ito ang mahirap kasi nga nagsumpaan kayo. Oo, pinakasalan ka niya, minahal ka niya. Nakakalungkot lang dahil hindi pa pala buo ang pagmamahal na yon. Kasi nga, kung buo ang pagmamahal niya, ano pang hahanapin niya sa iba? Di ba dapat ikaw lang sapat na? Number 8. Kung buo raw talaga ang pagmamahal niya at hindi niya sinasadyang magkasala, ibig sabihin nito, hindi pa buo ang kanyang relasyon sa Panginoon. Kung ang isang tao ay may malalim na spiritual relationship sa Panginoon, may takot sa Diyos, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para makaiwas sa masamang gawain. Lalo na pagdating sa taong mahal niya, itinuturing niya itong biyaya mula sa poong may kapal. Kapag buo na ang pagmamahal sa iyo ng isang tao, hinding-hindi siya matutukso pa sa iba. Hinding-hindi ka sasaktan physically dahil ang kaligayahan mo ang kanyang priority. Kung ang naging karelasyon mo ay hindi pa buo ang pagmamahal sa'yo, pwede mo pa namang bigyan ng isa pang pagkakataon, pero depende yan sa sitwasyon. Huwag mo rin sayangin ang iyong panahon sa taong hindi kayang ibigay ng buo ang kanyang pagmamahal. Know your worth. Pakawalan mo ang ganyang klase ng tao. Magdasal at manalig ka sa Panginoon. Darating din ang tamang tao na magpapahalaga at magpapasaya sa'yo araw-araw. Palagi kang humingi ng gabay sa Panginoon at mag-ingat sa iyong mga desisyon. Remember, choosing your partner is also choosing your future.